tuloy-tuloy yung ating coverage for this European qualifier. So yung mananalo dito again sa mga bagong dating dyan, lalabanan yung Mad Lads bukas para sa qualifier finals po yun. So good morning mga boss. And ito, respect. Ban na yung pack na S4. So yan, natakot. Kita naman natin kanina, sobrang farm out coach yung pack ni S4. Hindi man lang nila nakontest sa offlane. Tingnan natin, last ba, fifth ban para sa side ng OG. Hinihintay na lang natin, who will it be? Oh, Viper naman. Sila naman yung nagban ng Viper ngayon dito. Habang ito naman, King Queen, third pick. Hinihintay na lang natin, so offlane Nature's Prophet. Plus meron silang Bane for their support. So, 11 a.m. sila. Yes, 11 a.m. po yung Navi versus EG. Third pick naman ng King Queen. Yun na nga, nakita na natin yung Razor na komportable silang gamitin. Oh, eto. Third pick naman for the side of OG. And ang lalakas na ng lane ng King Queen, dito. Kasi san mo tingnan, medyo may advantage na sila. Yung Bane Elemental, pwede mag-infibol type. Yung Nature's Prophet naman, kaya-kaya niya mangharas out ng support sa lane. Kahit mag-isa lang siya. And yung Razor, mahirapan ka mag-lane dyan kung mag-isa ka lang din talaga. Kaya, sisipsipan ka lang ng damage. Pero maganda-ganda yung lane dito ng King Queen. Eto, OG naman, kumuha ng strong laner support, Witch Doctor, Maledict, plus Paralyzing Cast. Ang problema niya naman dito, ang daming trends niyan mamaya. Yung babanda na Paralyzing Cast mo. Oh, eto, tingnan natin kung sino po. OG, King Queen. So, Keeper King Queen, of the Light. Keeper of the Light. So, eto, madalas din nilang gamitin to. Oh. Maliban sa Razor, Keeper of the Light din. Madalas ang ginamit. I think, ang kalaban nila was Secret that time. Oh. Tinalo nila. Ito na naman yung hero na. Dalawang medyo hindi ganun kagat-kala, no? Kalakas na support. Room, dahil parang mukhang dalawang post 5 to eh. Magiging post 4 na naman yung Keeper of the Light. Palalagay na naman nila doon sa aggressive offlane. Keeper of the Light, Nature's Prophet, napakalakas na mga zone out ng carry. Yung Bane Elemental naman, pwede siyang tumulong na onti sa mid. Kasi yung Razor naman, kaya niya isustain yung sarili niya. At kaya niya may pag 1v1 sila. So, eto fourth pick ng OG. Who will it be? Nihintay na lang natin. So, push type yung ang Kingwin. Captain Baboy. Uy, bagay na bagay. So, tingnan natin kung sino yung susunod na pick for the side of OG. Pang tiny. So, Jerax on the Elder Titan. Si Witch Doctor naman mapupunta kay Fly. Tiny. Offlane Tiny. Pwedeng ilabas dito ng OG. Tingnan natin kung saan mapupunta itong laning natin. Hintay na lang natin para sa ating fourth pick. Sana tapusin na nila. Dating sim character. Diyos ko. So, sana nga matapos na dito sa game 2. So, ayan, gutom na si coach. Gutom na si coach. So, 4 a.m. na, mamagising dyan. Hello, hello sa inyo at good morning. Mag-almusal na kayo. So, baka mamaya 10 o'clock na, hindi pa tapos tong game number 2 natin. Sabi lang naman yun. Mamaya 11 a.m. abangan nyo po, Navi versus EG. Ito. Natin sabi ni dating sim character King, please kahit second game lang, sayang yung $12. Nasasayangan, sayang na sayang talaga, $12 din yun. So kay subside down, 9 p.m. pa lang daw dyan. So yan, good night na sa inyo. OG, napaisip sila sa Keeper of the Light, pick ng Team King Queen dito. So yung reserve time talaga nila, sinusulit na nila. At eto, fourth pick. Wala pa rin for the side of OG. Ano kaya yung magiging sagot nila dito? Sabi nga ni coach, para sa Keeper of the Light pick na itong Team Kinguin. Ayan, sabi ni Andres, 007. Yes, gising na gising pa po si Coach BYB. 9 p.m. na ako nagising eh, kaya gising pa rin ng diwa natin. Pero eto, OG, Leshrac. Leshrac para sa kanilang fourth pick. Ngayon ko lang ulit halos makikita yung mga ganitong pick ng Leshrac. Ngayon ko lang din na-cast na may Leshrac pick. Possible carry or mid tong Leshrac. Medyo pwede pa rin sila mag-adjust ng lane dito. Yung OG, yung Tiny, kahit saan naman ilagay yung Leshrac, mid or safe lane. Kaya maganda rin. So, ito. Waiting na lang tayo. Sixth ban for the side of Kingwind. Who will it be? So, carry. Kaya sa OG naman, kailangan na lang nilang carry. Dito naman sa King Queen, yun din. Carry din yung kailangan nila. Maganda-ganda rin tong Leshrac against kay Razor. Kahit naman masipsipan mo yan ng sobrang daming damage. Puro magic naman yung ano niya sa'yo, yung ibibigay. Oh, ito. Razor, waiting lang tayo. Parang ES mid.
Wag nag-i-speed, baka mag-game 3 tayo. Baka baka lang naman, wala naman ang sinasabing game 3. Baka lang mag-game 3. Kasi before nga, mad with the Earthshaker nung Galaxy Battle, hindi nag-workout yung mid-Earthshaker niya. As kanina, yung Viper niya more on, ano, no? More on sustain. Wala halos damage. Na he went for the Heaven's Halberd plus BKB. Dahil din sa build niya. Ganoon naman karamihan ang build ng Viper ngayon eh. Yun na lang, pang, ano na lang, extra damage or ano. Move, I-control na rin yun yung Viper Strike kasi less, ano din yun eh, attack speed. Kaya okay din yung build. So, kamusta kayo guys? Upside down? Magandang morning. Nandiyan pa rin ba si Upside down? Idol, pa-shoutout naman kay Charlie O. Sa Charlie O. Sa Saudi Arabia, sabi ni Jason Ayuso. Quick shoutout sa kanya. Kailangan ba ng Starbucks? Wala na, tapos na ito mamaya. Tapos na ito mamaya. Bukas na lang, bigyan nyo sila. And the Timber, so banned by Team OG. Oh, ayan. Para sa last ban, Timber, so OG naman para sa kanilang last pick. Who will it be? And di na pinag-intipan, pero diretso pick na Beastmaster. So, pipwersahin to ng OG. Kung mamimersa tong King Queen, mamimersa din tong OG with that Beastmaster pick. And para meron ding ma-provide na vision to, Beastmaster. So, yan, extra scout. May pang-pang scout sila dito. Andyan yung Astral Spirit ni Elder Titan, plus eto Beastmaster nga with a Scout Hawk. So, kay Unisnoy, quick shoutout kay Unisnoy 11. Magandang walang morning, pero eto Legion Commander para sa last pick ng King Queen. So, Nature's Prophet safe lane to para sa Team King Queen, Razor Mid, and Legion Commander offlane. So, ito Patos. Maganda-ganda rin yung lane nila dito. And ang ganda ng pagkakabit ng Legion Commander para sagot nila dun sa Roar or kaya dun sa Sleep ni Elder Titan yung stun. Para na rin dun sa stun ni Witch Doctor. Kaya ang dami niyang maano dito. Sobrang ganda ng press data. Ito, OG. Tingnan natin kung mag-workout sila. Mag-workout yung lineup nila for game number 2. Si Mad, yung Beastmaster. So, Beastmaster mid? Posible. Posible yung mag-Beastmaster mid. Pwede rin mag-ano dito, aggressive dual lane to. Leshrac plus Elder Titan. Medyo masakit yun. Ha? Oh, Dota 1 days. BM mid. 13 minutes Negro 3. Napakasakit. Tignan natin kung mapu-pull off nila yung boots. First item mo, ano, yung blades. Ay, yung ano, belt. O, diba? First item mo, belt. Tapos tango, mid Beastmaster. Na walang summon. Ganun yun eh. Pinaka-summon niya lang yung necro. Yung bang ano. Mo naman. Nabadrip ka na halo. Sarap naman yan. Ikaw lang yung... Sweet and spicy yan. Spicy yan, spicy, sir. Ano, eto na, game number 2. Magbabakbakan na naman tayo ulit, OG and Kinguin for the European slot bukas. Tingnan natin kung sinong malalabanan ng Mad Lads. Pero yan, pakilala muna natin yung mga ating player. Oh. Wait lang, nag-lag tayo. Ayan, pakilala muna natin yung mga player natin para sa side ng Kinguin, si Lisha para sa kanya, Elisha para sa kanyang Bane, si Mang Castor or Kakor on the Keeper of the Light, si Nisha para sa kanyang Razor, si Exotic Deer on the Nature's Prophet, at si Patos on the Legion Commander. Sabla naman, Fly para sa kanyang Witch Doctor, Mad para sa kanyang Beastmaster, Elder Titan dito ni Jerax, tapos Leshrac ni S4, and Tiny dito ni Big Daddy Note. Ayan. So, Big Daddy No-Tail naman will be the Tiny. At ito, Beastmaster. So, safe lane. Kasama si Witch Doctor. Habang dito naman, off lane, tatapatan nila itong Legion Commander. Oo. S4's back. Nag-mid lane na ulit dito si S4. Mid Leshrac against kay Razor. Ayan. Matitingnan natin kung S4 is back nga ba on the mid lane. Kung kaya niyang i-dominate yung kalaban niya. Dito, may ispatan lang ng atabs na ito ni Nature's Prophet. Itong si S4. Dito naman si Elisha. Ahabulin ba niya itong si Elder Titan? So, contest lang tayo ng rune ngayon before the minute mark. Remember the days, boy. Sabi nila, S4 mid. Remember the days nga. Pack S4 mid. And ito, mukhang tatlong bounty run na makukuha dito ng Team OG. Natin kung makukuha ba nila. Up! May pag-zone out pa. Ayan, nakakuha na sila ng dalawa. Meanwhile, Patos naman. Siya palang nakakuha ng first rune. Sino yung pangatlo? May pangatlo ba? Oh, pangatlo nga. Tatlo yung nakakuha ng OG doon.
Ito na naman yung position 5 ng King Queen with the Mango build. Sulit na sulit niya yung Mango para mang-harass katulad kanina na kay Disruptor na dalawa yung Mango na kinumit para lang maharas out yung Viper. Ma-Thunderstrike, Thunderstrike lang. Ito mid lane si Razor. Lalabanan lang si Leshrac. Patos na, uy, nagkaputulan na ng puno para wala nang mataguan. Ayan talaga kailangan. Offline putol puno para walang makapagtago. Doon yung harassment coming from Kakor. Pero may paralyzing cast. Mag-bounce out lang onto Fatos. Habang magtutuloy-tuloy yung right clickan natin dito. Mad naman. Habang dito si Bane naman. Nasa 200 HP at mukhang nabigyan dito. Top lane naman. Kinlear out lang nila yung puno dito para makita nila yung Keeper of the Light pag nag-charge man. Kasi pag nasa harapan mo lang yan mag-charge, pag may vision ka, edi may iwas, mas madali mong may iwasan. Pero ang sakit nung damage nung Keeper of the Light. Diyos ko. So, pero lane. First Blood napunta dito kay Big Daddy Notel at makukuha nila yung Bane na bawasan. Normal-normal lang yung ginawa nila doon. Ito. 2 minutes in. S4 naman. Ayan, haharasan lang with the static link at iwabato niya dito kay S4 pero mabibreak na kagad ni Kuya Mateo yung reverse down nila. Dito naman kumukuha ng contest etong si Castor para sa kanyang Keeper of the Light. Bottom lane naman. Ayun, brains up. Monta Big Daddy Notel habang ito nira right click lang plus the sleep. Nasaan yung follow up? Pa-follow up ba nila? Summon trends lang. At ito tuloy-tuloy yung right click nila pero may avalanche sa mukha at Bane tatamaan dito sa gilid. Big Daddy Notel makakatakas lang. Dito naman, paralyzing cast sa Legion Commander. Wala nga lang pagbabouncean. Big Daddy Notel, early battle siya dito. Para sulit na sulit din yung pagkakabili niya ng bote dahil nalaman na niya na agad ng double damage rule. Ito naman, S-Wop. Oh, nagkahiyaan pa. Hindi, babote niya. Ayun. Nagkakuha na lang bounty rune. So, eto naman, may echo stomp dito sa Bane. Plus, and dyan yung avalanche. Nasaan yung toss? Di na kinakailangan. Basic right click lang coming from Jerax. Ang sakit ng damage. 3 hits ni Big Daddy Notel. Plus yung 3 toss. Gandang setup dun by Jerax. Dito sa mid lane, si S4 naman. Last hits. Lumalaban against the Razor. Razor 9 and 10. Yan, nagpantay na sila. Ito naman sa may top lane, Fatos. Pumupull off lang ng creep wave with the Legion Commander. So, ito si Matt. Magtutuloy-tuloy pero doon sa kabila, coach, nakakuha nila itong si Exotic Deer on the Nature's Prophet. Una, dive nila sa may tier 1 tower dahil nga meron pa rin double damage doon yung Tiny. Jerax naman. Scout lang. Kukuha ulit ba ng... Ayun, wala. Babalik back to base muna daw itong Elder Titan. Sa may mid lane naman natin, it's still 14 and 13 against the Razor. Oh, ito. Bakbakan tayo. Harassment lang with the... Ano skill? Ano skill nung Leshra? Ayun, Lightning Storm. Si Mad dito, mukhang magbabote build na rin siya. So, plano mo nang mang-sustain sa lane itong OG. At naman, kukuha lang ng minute bounty rune. 1k network din, nasa side pa rin ng OG. Habang dito naman, kinokontest ng Keeper of the Light yung farm or creep wave stack na itong Witch Doctor. So, ito, sleep naman. Pinigilan na kagad nila si Elder Titan at makakatakas lang si Elisha. Pero okay lang yung kay Big Daddy Notel. Lyle na-refill din naman ni Jerax yung bote niya. So, ang score natin, 4 minutes in, 0-3 for now. Ako, sarap ng pansit canton mo, Mike. Kaya ako tinatamaan eh, para bitawan mo eh. Shoutouts kay Mike. Andyan yung salve dito sa Razor. Bote na rin dito yung Leshrac. So, triple bote para sa side ng OG. Triple bote. Botehan tayo ngayon. Magtitinda ba yan dito sa laban na to? Ito naman si Patos. Kumukuha lang din ng creep wave habang si Mad naman sinosolo-solo lang niya itong creep wave para hindi mabawasan Tori sa may mid lane. Mukhang may nagkakagulo, coach. Mid lane up. Mid lane, may sleep setup. Pero nandito naman si Bane. Lumroman right click lang pero nandun yung Thunderstrike ni S4. Makukuha nila itong si Elisha. Napalalim yung dive nila doon and hindi nila in-expect na nandun din yung Witch Doctor. So 0-4. For the side of OG, napaka ganda.
Oh, OG, Avalanche, nandun yung toss plus ni Echo Stomp. Perfect antay setup. Antay niya si Jerax para maka-inflict pa ng right pick. Pabatukan pa, hindi na umabot yung Sprout. Hindi na nakapag-TP out itong si Nature's Prophet. So mukhang first 10 kills, mang libre na para sa side ng OG. Meron din naman Quelling Blade si Tiny. And pwede niya rin i-trigrab yung puno. And Mad with a straight ano face boost sa dito, face boost build yung ano. Uh-oh. Yung Beastmaster. Tingnan natin. Side ng pero, right click na ito, face boots. Pero ibang Beastmaster rumirekta na ng Necro, no? Kaysa kumuha pa ng ibang gamit. Boots lang, tapos ano? Straight Necro. Necro 3. Oh, mukhang hindi ganun yung approach na ito ni Mad. Dito naman, may spotan nila yung Arcane Rune. Nandun yung Paralyzing Cast Bounce. Oh, walang napag-bounce. Nandun naman yung Sleep para sa mukha ni Leshra. Habang ito, habang natutulog, kinukuha na ng damage at nila right click. Ito si S4. Will he survive? And yes, he will. Pero nandun yung Nature's Prophet with the Sprout. Kagandang stun naman yun from S4. Here comes Mad with the Beastmaster. Nandun yung Roar. Makukuha niya si Bane. Mukhang exotic deer, magiging exotic foods ba sa mukha ni Mad habang hinahabol at nira right click, double kill pa para dito sa Beastmaster. Sayang nga, nagpa-fog-fog, hindi inabolt ni Nature's Prophet dun yung Leshrac and sulit na sulit yung pagka-pick up niya ng Arcane Rune, nakadalawang stun pa siya and nakabitaw pa siya ng Lightning Storm. So ito, 6 minutes in, 1-7 ang ating score in favor of the OG squad. Mid lane, magsasama-sama sila with Mad on the Beastmaster. Refill ang bote, pero napasa niya kay Elder Titan. Kamali, pero ito, yung Sleep plus Stolen Damage on the Jerax. Plus pero apat na hero yan, nanda sa mid lane. Pero apat na hero nandito, going on to the mid lane. Makakukuha pa nila itong si Razor. Hindi nila in-expect yun dahil nasa gilid yung vision nila. Ito may smoke na kagad para sa side ng Kingpin. Smoke attempt na kagad at mukhang target nila is yung Legion Commander. Oo, oh, mag-up na ulit yung Roar dito. Ay, eto, naka-spot out na lang sila ng mas magandang ano, makukuha yung 3-man stack na neutral. Napakasarap naman yan. Different stack para dito sa side ng OG. Mga yan, sama-sama. Sama-sama, farming lang sila. Oh, dito sa bottom lane, off si Vayne, hanap lang ng rotation, e-exit na itong si No-Tail at Jerax. Ito naman. Oh. Arasan lang, double damage, naka-ready lang. Nakalimutan ibalik na Jerax yung bote, and nakuha, sayang, hindi na ibote ni No-Tail dun yung, ano, yung isang bounty rune. Oh, ayan, napunta na kay Tiny, yung, ayun na. Sakit sa tayo nga, huwag mo. Tandaanin niyo, Mike, masakit. Hindi, inayos ko lang. Na-adjust ko lang. Ayan. Yan natin. Si Fatos, next item. Blink Dagger na kagad. Direkta itong si Legion Commander. Habang dito, lumalaban. Nandun naman yung Sleep. Napatulog. Inabot pa siya. Plus, inabutan pa ng Echo Stomp. Itong si Nisha. Nisha naman, nira-right click. Plus, nandun yung stun. Coming from the Leshrac. At mamamatay pa pareho yung two heroes. 1-for-1 trade. Pero dalawa yung nakuha doon ng OG. 1-for-2 trade. Echo Stomp. Hindi umabot. Iniiwasan na ni Razor yung ano, yung Echo Stomp. Echo Stomp. Pero napalabit pa siya doon sa tunay. Tunay na Echo Stomp. Hashtag tunay na Echo Stomp. Dito naman, Echo Stomp ulit si Jerax at hindi. Tinaray niya sigurong i-duel. Correct na duel pero hindi na siya umabot. So, Jerax makakatakas. Leshrac naman. Ikaw ba yung casualty na duel? Yun ang tanong. And nice backup again done by Beastmaster sa mid lane para ma-punish nila yung TP ni Nature's Prophet. Ito naman, Mad with the right clicks at pa-farming lang niya itong jungle side nila. Fatos naman, wala pang Blink Dagger para sa kanyang Legion Commander. 9-minute mark up, wala pa nga. So may pwedeng makakita tayo ng smoke attempt para sa side ng OG. Meanwhile, duel, nakita na natin, mamamatay dito si Witch Doctor. Pero may stomp, kukonect dito sa LC. Wala nga lang follow up itong OG. Si Big Daddy naman, magdadrums muna siya dito. So Big Daddy, No Tail on the Tiny yan. So pang group up saka pang 5-man push na rin nila yan. Pwede extra stats na rin. So, di mid lane naman, zone out lang ni S4 itong si Bane.
Hindi nga na nagwe-workout dito yung Razor Pick, hindi naman siya nakakapag-zone out sa lane. Nakaka-form pa rin naman dito yung Leshock ni Esport. So, ito 3-10 ang ating score. 3K network lead sa side ng OG. So, check natin bottom lane. Si Mangkakor, 4 staff, recta yung item niya. Habang dito naman, Big Daddy No-Tail with a tiny. Meron na siyang drop. Plus 3 grab, pero ito, Earth Splitter, mapipigilan yung aggression neto ni Nisha. Here comes Fly, plus here comes Mad on the Beastmaster. Paralyzing cast, magbabounce out pa dito sa Razor. Napasama pa ata, nandyan yung Maledict. Here comes the Astral Spirit, pero yun! Grabe yung damage. Fly dropping low, mamamatay kaya? Pero dito naman, ilalaban nila at makakukuha nila si Nature's Prophet. Backup din doon by S4. Muntik na doon si Witch Doctor. Tinamaan siya ng Wrath of Nature yung dulo, yung medyo dulo na, and sobrang sakit ng damage. Buti na lang nandun si S4 para i-clear out yung treants niya, no? Ni Nature's Prophet. So, S4, abang ito naman si Beastmaster. So, yaman din naman dito. Face Boots Medallion going for Necro 3 na. So, napakasakit kung matutuloy-tuloy nila. May smoke na agad dito yung OG coach. Natin kung saan pupunta. Mukhang mid lane ang kanilang target. Mais patamba nila si Razor na nagpa-farm lang. Ayan, Razor nga ang kanilang target, coach. Pero tingnan natin, go-go ba nila? Andyan yung drums, na-pop na. Echo Stomp, aabot, plus the toss. Mamamatay ng napaka-basic. Uy, pero nandun yung light. Blinding light na ito ni Keeper of the Light or Kotol. Habang ito naman, Lisha, mamamatay. Killing spree for Big Daddy No-Tail on the Tiny. Patay sana yung Razor doon. Hindi tumama yung maledict niya, no? Ni Fly kay Razor. So, ayan. Top of the network natin. It's Tiny at etong Mad na Beastmaster. Sayang, hindi niya tinamaan ng maledict. Na, siya pa yung napatay doon, nauna si Witch Doctor. So, 4-12 ating score. Abang dito naman, Exotic Deer. Level 6, Carry, Nature's Prophet. Oh, ayan. Kita natin. Level 6. Mas mataas pa yung level sa kanya nung ano, nung Keeper. Ito, top lane. Or sama-sama nilang Blink Dagger. Meron na para dito sa Legion Commander. So, easy Blink Duel na to. Para sa mga mahuhuli. Pero ito, S4, nakaabang lang. Nandun yung Echo Stomp. Plus ito, Presley Attack. Hahanap ba ng duel? Ito si Legion Commander na toss. Plus, nandun yung Roar. At mapapatay nila si LC. Expected na nila yung gank na yun. Pagka-peso pa lang dito, nag-TP-an agad yung ano, mga backup ng OG. So ito, Tier 1 Top Tower. Makakukuha na ba nila? Napatulog naman si Nature's Prophet. At ngangat-ngati ni Jerax. Uwe the Elder Titan, binabatukan nila. Subalit, makakatakas lang dito yung Nature's Prophet. Mapasakit ng right click doon ni Elder Titan. So, ito, kinukuha na nila. Tier 1 Tower ng Kingwin. Binabawasan na ng OG. Meanwhile, mid lane naman. Palitan lang ng Tore. Kung mawawalan kayo ng Tier 1, mawawalan kami ng Tier 2. Dito naman, Stolen Damage. Auto Jerax, sinahabol pa rin. Tuloy-tuloy yung KL niya pero hindi niya na naabutan. Kawanta lang si ano dito, si Keeper. Farm lang. Meron na siyang force up dito. Napakaagang force up niya. So, heading straight for Aghanim's na ba ito? Dito naman, Blink Forward. Top. Walang hahanapin na kill. Itong si Legion Commander, even with the duel. Oh. Sarap buhay ni Keeper. Going ano naman na siya dito. Going Glimmer King. Plus the 4 staff. So, siya naman, meron ng drums. Ito naman, may drums na nga si Razor. Habang si Beastmaster naman with the Necronomicon. Tignan natin, coach, bottom lane up. May recall na nagaganap. Dun sa bottom lane, duel! Mamamatay dito si Jerax. Makakukuha pa ni Legion Commander yung kill. Duel damage to para dito sa Legion Commander. Plus, meron pang dominating streak na nakuha. Oo. Ito pa sa top lane, Tiny. Tiny, nandun yung Sprout. Here comes the Roar onto the backlines. Pero may defensive sleep coming from the bane. At makakaligtas lang dito sa gilid. Oh, napakabilis mag-converge ng mga hero dito ng King Queen. Sa baba, up, kakagaling lang ng apat to. Nasa top lane na naman agad dahil nga dun sa recall plus yung TP ni Nature's Prophet. Oh, ito, Exotic Deer. Exotic lang din na magpa-farm sa may gilid. Blink Dagger naman para sa Tiny ni S4. No tail. So, dito, No-Tail. Ayan. No-Tail pala. No-Tail on the Tiny. Si S4 naman.
para sa kanyang duel. Ito, duel. Mauwi. Easy support kill to para sa Legion Commander. Plus extra ano, nature strat. Winner, winner, para chicken dinner. Itong si LC. So, 6:30 ng ating score at King Queen. Magandang hero na nag-i-scale sa late game. Yung nakuha nila. So, limitless yung damage siya pwedeng makuha neto ni Legion Commander. So, eto, tingnan natin. Andito yung Echo Stomp. Maabutan si Razor. Wala nga lang follow-up aggression para sa side ng OG. Mad dito. Pushing mid lane. Meron na siyang Necro 1. Yaman dito ni ano, ah. Ng Beastmaster. So, eto. Tingnan natin. Kinukuha na nila. Mid tower. Nakabang lang dito si Big Daddy No-Tail plus etong Leshrac. Habang Echo Stomp naman, scouting out lang si Jerax. Pero Kifinin's grip agad. Habang dito naman, blink forward. Tiny Toss onto the Razor. Dalawa yung nasiksik plus the Wild Access. And then yung Earth Splitter, nabigyan yung dalawa, coach. Ang ganda ng setup doon. Ang Avalanche. Tapos na-toss out nga doon sa isang sa kampi niya na tinamahan naman ng Echo Stomp. Plus yung follow-up na stun dito ni Leshrac. Plus na Earth Splitter. So, siguradong patay ito. And straight for Roshan sila dito dahil meron pang Necro 3 pass, meron ding early medallion dito si Beastmaster. So ayan, napabilis. 16 minutes in, the first Roshan advantage makukuha na ng OG. So, ito, tingnan natin kung may mga kulangang kinuntes dito. Itong King Queen, nakakakuha parang Roshan advantage. Habang dito naman, hinahanap ni Legion Commander itong si Elder Titan. Pero sobrang ingat dito ni ano ni Jerax. Naramdaman niya na rin nagagangkin siya nun. So, takas-takas lang. Takas muna yung Legion Commander. Legion Commander naman dito sa may sidelines. Nag-aabang kung aabante ba itong isang hero man lang dito. Going for blade mail na rin siya dito. Yung ano, yung Legion Commander. Play naman. Ayan, ipupush in lang ni Leshrac yung creeps. Dito naman, Jerax farm-farm lang din. Stack-stack lang. Plus, kinukuha na niya. Tanong, ipanlalaban niya ba yan? Tiny naman, hindi dinuel. Dinuel. Not enough damage. Kulang yung damage. Wala rin silang pang-burst dun eh. Damage, ang pang-burst damage lang nila dito. Yung Brain Sap, tapos yung kay Keeper of the Light. Which is Keeper of the Light. Magpa-farm lang sa main lane. Sama-sama jutsu lang itong OG. Habang shine up lang sila. Tanong kung hahanap pa sila ng alam. Yun, hahanap nga ng another potential kill. With the smoke, exotic deer naman. TTP na ba? Dito to palayo sa bottom lane. So, yan. Ito natin. Sa S4, malapit na siya magka-Bloodstone. So, Bloodstone plus meron pang Aegis may Aegis advantage pa. Habang nandito yung Echo Stomp, Earth Splitter sa mukha. Makukuha niya etong si Exotic Deer, pero sa magkabilang dulo ng mapa, Mad will take out the Keeper of the Light. Solo kill by ano, Jerax, na sinolokal niya yung carry dito ng ano, King Queen. Walang pakundangan, diniretso at Inert Splitter na agad. Two heroes to fall ulit sa side ng King Queen, habang dito naman simpleng diwardan lang para sa side ng OG. Habang nangyari naman yun, si S4 pinupush out niya lang yung top lane, tapos doon na sila nagsama-sama yung team OG, kaya napakagandang ano, rotation sa map. So, ayan na. Bloodstone para dito kay Leshrac. Kompleto na. Pero quick pause muna tayo. Naglalag. Sa server ata. Server. So, may update na naman. Plus. Ayan, sabi nga ni Patos. Plus na lang daw. May update sa plus. Galit na. Hindi kami lang dulo yung main. Antok ka na. Tulog ka na. Ito. Shoutout sa'yo muna. Habang dito naman, kinukuha na ng OG. Top tower na itong King Queen. Napaka-busy na mag-push. Inner Beast plus yung Diabolic. Plus, ito pa yung extra atabs ni Beastmaster. At dito naman, makukuha nila. Tutuloy ba nila yung push? Mid lane na tayong target nila. Fly naman, clearing out the creep wave. Dito, mad naman. Clear out lang nila, Diyos ko. Bilis i-clear out. Sakto-sakto din yun, napatay nila dalawang hero kanina. Ni Nature's Prophet na pang ano, pugak. Tapos yung Keeper na pang defend. Kaya sakto din. Ang ganda naman, na magkaka-pick up ng OG. Patulog o to Big Daddy No-Tail. Mid lane ang target nila. Nandun yung Blinding Light, Keeper of the Light, para mag-missed out. Plus, nandun din yung wave. Pero, andito na eh. Ang tagal pa e-effecto dito ng backdoor protection. Kaya, hampas-hampas lang para sa OG. Ayan, OG.
Hindi pa nila nakukuha itong mid-tier 2 tower. Pero gusto talaga nila akong i-contest. Habang Tiny naman, humahanap ng pick-off. Nandun yung sleep sa Tiny. Duel sa may backlines. Nahuli nila si Leshrac. Pero may roar! Plus the net ward sa mukha. Mawawala dito si Legion Commander. Winner, winner, chicken dinner. Itong si Leshrac. Pero may Aegis yun. Aegis, round 2. Sulit ba yung duel mo doon? Sabi ng OG. Habang dito naman, snowball in. On to the Keeper of the Light. Keeper of the Light, tinabutan pa ng Wild Access. Double kill for the Beastmaster. At eto si Bane. Mamamatay din. Triple namatay yung Razor na, dahil napatay niya yung Necrotis. Sumabag sa kanya. So yan, sorry na lang daw. Sabi ni Fly, walang mga buyback itong Kinguin na tier 3 tower kinukuha nila na toss. On to the Nature's Prophet. Apat. Oo, ang gaganda ng pasok dito ni Notel. Nung kuna, pagka sa Legion Commander, tinoss out niya doon pa sa kakampi, tapos na-burst down nila. Yung pangalawa yung Keeper na nagde-defend, na-toss out niya naman, tapos pero, yung Lobo. Yan, Team pay. Wife! Yung pangatlo naman, yung Nature's Prophet, na-toss in niya na naman. Tapos ito na nga yung potential nila dito. Sobrang bliss sila mag-push. Diabolic plus yung Inner Beast. Ito, hindi na nagsasayang ng oras. Etong OG, first lane of Rax sa mid, nakuha na nila. Easy na muna sila dito dahil sobrang bibilis din mag-respawn ng hero ng Team Kinguin. Halos ganito din yung laro. Halos ganito din yung laro kanina ni Jerax para sa kanyang Elder Titan. Ang gaganda ng start dito ni Jerax. Maganda yung huli niya. Beastmaster naman with the casual Hood of Defiance. Pero ang ganda ng ni Notail doon. Mga initiation. S4. Assault Keras para sa kanyang next item. Bang dito naman, yung Leshrac pasok sa Bloodstone. 19 Bloodstone charges. Yuls naman, tang binili ni S4. Ito, S4. Kompleto na rin yung gamit. Beastmaster naman. Man, magtutuloy tayo yung farm. Naka-necro 3 na pala to. And magpa-pipe na rin siya dito para hindi na mapigilan yung push nila. So, ito. Autumn lane, all smoked up. Dito sa may bot, all smoked up. Etong Kinguin, nahahanap na naman ang kill. Duel! Mauhuli nila si Leshrac. Makakaligtas ba? No, he will not survive. Habang ito, na-roar sa mukha. Etong si, sino ba yung na-roar? Yan. Si Razor. Si Razor. Mamatay ba? Dito naman, Jerax makakakuha ng support kill. Mang Kakor, mamamatay. 2-4-2 trade. Pero wala rin naman mangyari, makakahanap lang sila ng kill pero hindi sila makakuha ng objective dahil sobrang layo ng mga creep wave nila and sobrang layo ng engagement na. So top 3 net worth natin nasa side ng OG coach, it's Leshrac, Tiny, and Beastmaster. Oo, sobrang yaman ng Beastmaster. Ano to, Necro 3, bottom lane. Bang kukunin ba nila to tier 2 bottom tower, mad naman. Tutuloy-tuloy pa rin yung farm niya dito. With a casual Hood of Defiance plus meron pang Necro 3. At ito na yung pambakbak nila ng Tore sa side ng OG. So, check natin. Sinzone out lang talaga ng Tiny, no? Harang lang siya ng creep wave dito para dire-direcho lang yung push. At ito si Mad naman makakakuha ng tier 2 bottom tower against the Kinguin squad. Top lane naman, Nature Exotic Deer. Nagpupush pero nandun yung Yules. Mamamatay dito yung Keeper of the Light. Yun yung pinakamparanting mapatay dito ng OG. Kasi yun lang yung hero ng Kinguin dito para maubos yung creep wave nila. And so, Mad nakapatay pa dito ng Legion Commander. So eto ito na naman yung toss in ni Notting. Toss in na naman, mamamatay. So second lane of Rax at GG. Tinawag na kagad dito ng Kinguin. Game number 2, OG with a clean sweep. Diretso lang. Basic na basic para sa team OG. So, mga kalaban bukas ng Mad Lads, it's going to be OG para sa ating European qualifiers ng anong major to? MDL. MDL. So, ganda rin ng vision ng noong Beastmaster. Kaya nag-go nila yung keeper sa may baba, tapos nag-go ulit nila yung Bane Elemental. So, kung ano yung ginawa nila dun sa may mid lane, pinagtatoss in lang nila. Hanggat sa may makuha. Tapos sa bottom lane, ganun din nila king lows out. So, basic lang para sa side ng OG without resolution to. So, stand in muna yung coach nila na si Mad. So, that was... Ay, nasa na yung TD natin? Tulog na ba? Wait lang. Tulog na ata. Wait lang. Ayun na nga, that was game number 2. Magko-close out na kami at magpapay.